Ito kailan? Tapos, accepted mo agad? Binigay po nila agad yung script. And then, nung nabasa ko na about natin sa isang urban legend and based sa true story, sobrang excited talaga ako. And hindi ko pa natatapos basahin yung buong script. Nag-yes agad ako. Kasi, diba, ngayon alam natin na malakas yung horror films. And for sure, ito yung chance na makanood yung mga tao. Diba? Kasi ako naniniwala po ako na yung mga tao talaga ngayon, magbabayad sila and mag-e-effort silang pumunta ng sinehan kapag meron silang intense na ma-feel para mapatunayan nila na hindi sayang yung babayad nila eh. So, I think yung itong material na to, ito talaga yung alam kong mag-i-yes ako. Kaya, kahit alam mo matagal kang mag-prosthetic, yes, tinanggap opo, mo. Opo, and kasama talaga siya eh. Kasama siya sa process, kasama siya sa experience. Tapos immortalize ka ng ganyan. Opo, mahirap po talaga siya, sa totoo lang. And sabi ko nga sa kanila, parang isasacrifice ko talaga yung balat ko. Ako, grabe po talaga yung skin asthma ko eh. So, isasacrifice ko kasi gusto ko talaga yung gawin. So, bahala na kung ano man yung mangyari sa face ko right after. Pero man, hindi naman to first horror mo, pero parang mas level up to, no? Hindi ba nakakatakot yung ganyan na hindi mo naiisip na, naku, baka sapian ako sa set? Actually, pinapakaramdaman ko po sa bahay. Baka may sumunod or baka hindi niya gusto yung ginagawa ko. Yung mga ganun. Kasi totoo po yung mga sinabi namin kanina na heavy talaga yung place. May something talaga. And sabi nga nila, kapag nagagambala mo sila, may chance talaga na sumama sa'yo pa uwi. Pero ako, nung shoot, hindi ko masyadong pinapasok sa isip ko na baka may mangyari sa akin sa mag. And enjoy ko lang talaga siya. Pero yun nga, scary of course. And inabangan ko nga kung meron talaga the experience and, diba? Pero may ritual ka bang ginagawa? Bago mo gampanan yung role niya, ano, nagdarasal ka ba? Or after, nagdarasal ka, parang sumunod, nagpapagpag ka, parang ganyan. Wala naman po. Pero meron one time sa bahay nung nag-shoot kami. And parang merong araw na bakante kami and nanonood ako ng horror films. And then grabe yung hindi ko alam kung bakit takot na takot ako nung time na yon kasi konting kalabog lang. Alam niyo yung ganun? So parang feeling ko parang nadadala ko siya. Nadadala ko sa bahay, nadadala ko yung takot, nadadala ko yung experience, nadadala ko si Marita sa utak ko. And yun, wala namang ritual, wala namang mga ganung bagay. Mas sa process ko siguro bilang actor kung paano ko mapapanindigan yung story ng Marita. Maganda, gusto ko talaga. Willing ka bang iuwi yung poster niya at lagay sa bahay niyo? at makakasalubong mo everyday? Why not? Sa totoo lang, isa po ito sa mga kinuna namin ng pictorial na isa lang siya. Pero ang dami kong favorites na hindi pa nakikita and mas scary. And medyo nangingalam ako sa promo, gano'n, and sa mga materials. So, nagsisuggest ako, okay nga. Yes. Pati nga yung suicide, pinakialaman mo, diba? Suicide okay. Scene. Kasi, sayang po, diba? Mm-hmm. Sayang kung may mga ganito tayo, magandang, may mga magandang material tayo, panindigan natin, gawin natin ng 100%. So, yun, exciting. Gustong-gusto ko po na binigay sa akin po ngayon. And sana masundan pa. Kasi, gusto mo kong gumawa ng horror. Type mo horror. Red pants yun namin, para talagang nandun ka na sa mga mainstream film, no? Parang talagang graduate ka na ba sa pagpapasexy? Or if given a chance, maganda yung role, are you going back to sexy scene kapag ka binigyan ka ng pagkakato? Or talagang graduate ka na ba? Ako naman po, bilang actor, lagi ko pong sinasabi na part ng job talaga namin is ibigay kung ano yung kinakailangan. Kung ano yung kinakailangan ng material na hindi inihain sa amin. And hindi mo masasabing aktor ka eh kung hindi mo ibibigay yung 100% mo. So kung meron mang ilatag sa akin na kailangan kong magpakita ng skin, hindi ko po yun ipagdadamot sa kanila. Pero, imi-make sure ko siguro na siguro ngayon, mas magiging maingat po.
and mas kailangan kong piliin kung ano yung mga dapat kong gawin and mas kailangan kong i-make sure talaga na ano po yun, nagle-level up po yung mga ginagawa natin. And gusto ko po talaga kasi na makatulong din sa industriya natin na gusto natin makagawa and makapalabas ng mga quality films and mga quality content. Lagi na po ngayon, diba? Nakikita po natin na nagle-level up yung mga teleserye, nagle-level up lahat ng mga ginagawa ng mga ng sa entertainment industry. So, nandun po yung focus ko. Mas gumawa ng mas kakaibang mga genre, mas ma-challenge yung sarili ko bilang actor. So, kung ano yung ibigay sa akin, as long as nag-grow ako bilang isang artista, hindi po ako mag-nanudo. Clear mo yung case na hindi ka naman namimili ng project, parang gano'n? Ngayon po, aminado ako. Namimili? Kayang-kaya ko siyang gawin and maganda yung material. Talagang go ako. Lagi ako nag-yes. Sexy pero, horror. Sexy horror. Why not? Opo. Siyempre ako, fan ako ng mga pelikula na mga ganon, diba? Like Monty, First Blood. Madami tayong mga napapanood na kailangan ng skin, kahit horror. Basta nandun po ako sa quality content. And mas mabibigay ko sa sarili ko na kailangan happy ako. Hindi ko pagsisisihan right after. Masayo ko na po mangyari before you. Parang, ano ba yun? Ano ba yung ginawa ko? Masaya ba talaga ako? Or ito ba talaga yung gusto ko? Ayoko na mapunta ulit doon. So, yun. Kaya ito po yung mga pinipili ko ngayon. Kasi may mga certain areas ako before sa career ko na alam ko talaga na hindi po yun.